ulit sa inyo lahat mga katek, no? Welcome back again to our channel. So muli po tayo may bagong video mga katek sa araw na ito. So sana'y mapanood nyo, no? So pasinsa na pala mga katek dun sa ating previous na video na walang shoutout kasi hindi po maganda yung pakiramdam natin, no? So tayo ngayon ay medyo mabuti na yung pakiramdam natin, eh balik natin yung shoutout. So shoutout muna tayo bago tayo ma-present ng video, ay shoutout muna sa aking mga kaibigan, no? Sa mga napashoutout dun sa ating last na video. So shoutout kay Garcia PTV Vlog, my channel, sana'y supportahan natin. Humaw Aztec, my channel rin, sana'y supportahan natin mga katek. Shoutout din kay Christian Noel Bagyo from Bukidnon, shoutout sa'yo bro. Shoutout din kay Kyle Aaron Calapano, shoutout. Shoutout din kay Rudy Rex Sator, shoutout daw sa kanya kaibigan na si Jude Tech from Davao Occidental, shoutout. MJ Leona Pandan Daraga Albay Bicol, shoutout sa'yo bro. Shoutout din kay Augusto Calawente from Bibot, Calawente, Kinabawan City, Mindanao, shoutout. Shoutout din kay Madrona Romeo Rolito Johnson, o yun, sa bahay nito doon sa aming likuran mga katek, malapit dito sa shop namin, no? So may channel dito, sana supportahan natin, no? Shoutout sa'yo Ndoy. Shoutout din kay isa aking mga kaibigan, no? Sa mga kaibigan kong mga tech vloggers. So shoutout kay Noel Tech, a grupo ko at my channel, sana supportahan natin. George Tech Official, shoutout, at supportahan din natin, no? At sa master na si Joss Electronics, shoutout, kaibigan ko to. At sa sa mga napashoutout pala mga katek, do, ibali sa susunod na video ko yung una kayo man shoutout kasi hinahati-hati ko yung shoutout para di mapabaan yung ating video, no? So yan, samahan nyo mga katek at simulan natin to. So ito yung unit na gagawin natin mga katek, no, sa araw na ito. So ito ang isang ano ba brand ito? Anong brand ito niyo, Tech? Divant. Oh, yan, Divant sa 40-inch LED TV na. So so bali ang problema pala nito mga katek, sabi ng may-ari eh meron naman daw siyang ano to? May indicator siya pero kulay blue tapos ayaw mag-standby, no? So yan, check muna natin to para makita natin yung tunay na problema, no? Para talaga ma-analyze natin kung ano ba itong gagawin natin na solusyon. Susaksak natin yan. So nakasaksak na siya mga katek, no? So on natin tong kanyang power button dito banda. Switch pala. Yan, on natin yan. So yan. So ito, nagkakulay blue na siya. So dapat sana daw, sabi na mayari eh magkukulay red to kasi standby muna, tapos pagka pindutin yung power button saka lang magkukulay blue. So ito yung problema niya. Yan, pagka on natin nagkukulay blue siya agad. So it means nag-uusilit naman yan. Pero kahit pindutin natin yung kanyang power dito banda, ito yung kanyang power button. Ayan, pindutin natin yan eh wala pa rin respond. Tapos hindi gumagana yung ating unit, no? Yan. Yan, makikita naman natin dito mga katek na hindi gumana yung backlight, no? Yan, kasi walang ilaw. Yan. So ayan, nakakulay blue lang siya, no? So ito, check natin to mga katek, no? Yung ating voltahe dito sa ating secondary kung kumpleto ba. Yan. So meron naman, hindi naman tayo mahirapan ito kasi meron naman siyang nakalagay, no? Yan. Meron siya mga naka-indicate or mga label niya. So ito yung susundan natin. So dito muna tayo sa kanyang 5 volts. Check natin yung kanyang 5 volts nito. Yan, itong dalawa. So meron siyang yan, 5.2. So yan. Tapos dito naman sa kabila, yung katabi niya, meron din siyang 5.2. Good. So ito naman yung kanyang 12 volts. Ano ba to? 12 volts ba to? So ito yung kanyang 12 volts. Yan, yung kanyang 12 volts. Ayan. Ayan. Meron naman siyang 12 volts. Tapos ano pa ba? Yung is na 5 volts. Yung switch na 5 volts. Ayan. Meron naman siyang switch na 5 volts, no? 5.2. Ayan. Tapos yung kanyang standby na 3.3 ito. Ito yung kanyang standby. Kung makita nyo, meron siyang standby, no? So yung standby siya, meron siyang 3.7. So good naman, meron man siyang voltahe, no? Tapos dito tayo sa bandang ibaba,
check natin tong kanyang 16 volts. Yan, good naman, nasa mga 15.5, so pasok pa rin yan, no? Ano pa ba? Mayroon tong nag-iisang may 12 volts to eh. Yan, mayroon tong supply na 12 volts, asa na yun? So yun, mayroon din siyang 12 volts. Yan, may mga label naman. Ito yung sinusundan natin mga katekno, yung kanyang mga label. Label, so ano pa ba? 5 volts, check natin yung 5 volts. Ayun, 5 volts, meron din namang 5 volts. Ito, meron pa isang 5 volts. Yan, good naman. Ayan, so nung chinek natin ito mga katek, yung mga voltahe nito, halos good naman lahat, no? And kompleto naman ang mga voltahe na base dito sa ating mga label na naka-indicate dito. So meron naman siyang mga voltahe yung ating power supply. So ito meron ditong pababasihan mga katek, kung gumagana ba itong ating switch, no? O nag-on ba itong ating mainboard, o mainboard niya. Kasi magkakaroon tong supply itong kanyang LVDS na papuntang ayun, top board. Doon, magkakaroon to ng 12 volts kung nagsiswitch o nag-oscillate yung ating mainboard. So, pindutin nga natin yung ating power button dito, no? Ayan, tingnan natin. So, ayan, nakakulay blue siya. So, tingnan natin dito kung meron siyang voltahe, no? Na inilalabas na mag-supply doon sa ating top board. So, ito yung kanyang, ayan, ito yung kanyang supply na 12 volts, mga katek. So, kung mapansin natin dyan, ayan, pilawin nga natin. Ayan. Check natin tong supply ng LVDS na papuntang top board. So makikita natin wala siyang voltahe. So it means hindi nag-oscillate itong ating main board. Ayan. So hindi rin to malamig din itong kanyang MCU mga katek eh. So hindi siya nag-oscillate. No? Pero mayroon siyang indicator. So kompleto din yung mga voltahe niya. So ano kayang problema nito? So nung nagkausap kami ng mayari pala nito mga katek, sabi niya, so sinabi ko kanina dapat mag standby siya nung nakasaksak siya, standby muna bago mag oscillate magkulay blue kapag pindutin yung power button doon. So ito sabi naman ng may-ari magiging normal naman daw tong kanyang unit pagkaraan ng 5 minutes. So magkakaroon na siya ng standby, magkukulay red lights yan, tapos pag pinindot yung power button mag-oscillate bago magkukulay blue. Tapos, good na yung lahat ng oscillate na. Tapos, labas na yung mga display. So, balik normal lahat. So, nagka-idea tayo mga katek, no? Kung so, ganong sitwasyon na kapag iinit tong unit, mga 5 minutes, balik normal siya, mag-oscillate na siya, balik normal yung unit, posible sa mga na-experience natin, yung ganong problema ay nasa mga kapasitor. Ayan. Kapasitor. Sa tansya ko lang base sa mga experience ko, no? Pero hindi ako sigurado kung tama ba yung mga experience natin o tama ba yung ating tansya or hula, no? So ito bago tayo mag ano ba yun? Gagalawin or gagawa ng paraan, check muna natin itong mga katek, no? Itong kanyang power supply, itong kanyang power supply portion. Kasi kita naman natin nung kompleto yung voltahe, pero sabi na may-ari, after 5 minutes, magiging balik normal lahat. So, ito, tatanggalin muna natin itong power supply niya, tapos check natin isa, no? First step natin, tatanggalin, check natin itong kanya mga kapasitor dito, kung good ba ito lahat. Tapos, bago tayo sa ating, bago mag-proceed sa ating second step, no? So, ito kasi, walang supply yung backlight. May supply yung backlight nito, pero hindi siya mag-iilaw, no? So, tanggalin muna natin mga katek, tapos post tayo, no? So, yung mga katek, no? Natanggal natin yung kanyang power supply board. So, ito yung mga kapasitor na iti-check natin ngayon, no? So, ito yung para sa kanyang secondary. Yan, check natin to mga katek, kung meron bang may problema nito or baka naman good itong lahat, no? So, yan, check natin to. Yan. So, ito. Iisahin natin to mga katek. So, gamit natin yung ating ESR tester. Ayan, na bigay ni Papa Marco, no? Kanya natin yan, kasi yun mas yung malabo. So, paanda rin natin, ayan. So, short muna natin itong ating kanyang, ano? So, T-spread. Lagay muna natin sa zero, no? Ayan.
Yun. Sandali lang. Yun, zero na siya. So, iisahin natin ito mga kati. Kasi kadalasan kasi, sa mga kapasitor, yung mga, meron naman itong mga nakalagay dito mga kati ko. Ayan. So, almost zero kasi yung reading ng mga good na kapasitor, no? So, ito, isisahin natin, no? So, ito muna yung ating unahin. San ba banda? Ayan. So, medyo mahirap talaga mag-vlog. So, ito. Itong dalawang at tatlong. Ano ba ito? Hindi pa naman. Ito ka bang kabina ka? So, ayan. Itong dalawa at tatlong 1,000 UF over 25 volts, no? Yun ang ating unahing pag-check. So, ito yan banda. Ito. Itong dalawang to. Ano ba yung kamera natin? Ngayon naman makisama. Ito. Ito. Tapos ito. Tapos ito. So, ayan. Check natin. Ay, ka ba nabublurred? Nayo pa ka. So, check natin to mga katik. Ito yung 1,000 UF over 25 volts, no? Ano ba itong? Lobat nata itong yan. So, check natin yan. So, kapag ganyang reading mga katik, almost zero siya. 0.1. Kasi nung dito may label naman nakalagay, no? Ayan. 220 to 470 hanggang pataas. Yung reading nito ay nasa 0.01. Ayan. So, ito. Almost zero siya. Good. Tapos, itong dalawa naman. Ayan. Almost zero. Pasok pa rin siya. So, ayan. Pasok yung tatlong kapasitor. So, ito naman yung ating itong isa. Itong 2,200 UF, no? Ayan, tapos yung ating dalawang, bakit nagbablard yung ating, ayan, yung dalawang, ano ba to? Tingnan nga natin. Ayan, 1,000 over 16 volts. So, ito siya. So, dito banda. Ito, tapos yung dalawang to. Ano ba to? So, ito. Ito, tapos ito. Tapos ito. Check natin. So ayan, good siya. Pasok pa rin, no? Ano ka bang langiya talaga itong ating camera mga katek? Ayan, pasok siya. Tapos itong dalawang dito. Ayan, pasok pa rin. 1,000 over 16. Tapos isa. Ayun, pasok. So, ito naman, dito naman tayo. Hirap talaga mag-vlog. So, ito. Itong isang, dito na tayo mga katek sa isang 2,200 UF over 16, no? Ayan. Check natin to. Kasi, nasa mga 0.1 din yung reading nito eh. Kung good to. So, ayun, langya ka, ang kamera ka. So, kung mapapansin natin yan mga katek, medyo mababa, no, yung kaniyang palo. Ayan, baliktarin natin, no. Ayan, mababa talaga siya. So, kung pagbabasihan natin yung kaniyang kaparehan ng value, ito, itong isang to, 2,200 over 25, ito, 16 to, pero hindi naman nagmamatter yun kasi capacitance naman yung nire-reading ng ating ESR tester. So, ito yung pababasihan natin, no? Ito, tapos ito. So, tingnan nga natin kung magka-same ba ng palo, no? Yun, pasinin nyo mga katek, yung palo ng isang 2,200, ina sa almost zero, baliktarin natin. Ayun, tapos ito naman, kung isa, yung kanyang palo nito. Ba't ayaw makisama ng ayun, mababa talaga siya mga katek. Magtarin nga natin. Yun, mababa nga mga katek. So ito, isa. Check natin. Para masiguro. So ayun. Nakikita niyo yung pagkakaiba nila mga katek, no? Yung kanyang palo. Tapos ito.
Ayun. Kanyang board. So, meron na tayong pinagdudahan mga katek. So, itang isang capacitor na ito. Tapos, bali, check pa natin itong... Ayan, kung mapansin nyo mga katek, kung makikita nyo. Hindi na makita ng camera. Bulag yung ating camera eh. Omo. Yan. Tawag lang ulit, palis ma'am. Tong dalawang capacitor na ito, yung maliliit, isama na natin 'yan, no. So ang value nito ay 22 UF. Ayan, 22 UF about 50 volts, tapos yung isa ay ano? 1 UF over 50 volts. So ito nasa mga 22 UF at saka 1 UF, no? So ito yung 22 tapos ito yung 1 UF. Kung makita niyo mga katek, no? Ano ba itong camera natin? Hindi naman marunong auto adjust. So ito yung 22 tapos ito yung 1. So ito yung check natin. Yan. So ito yung 22, no? Kung nasa 22 UF, ayan, nung ito sa ating isa test na sa 0.30. Kasi nasa 50 volts siya. So 0.30, check natin. So, ayan, pasok pa rin siya, no? Kasi almost zero. Tapos ito naman yung 1 UF over 50 volts. Check natin. So, yun. May nakita pa tayong isa mga katek. So, tingnan niyo yung palo nito mga katek. Ayan. Mababa nga siya, no? So, gawin natin ito mga katek. Kukuha tayo ng 2200 over 16 or 25 volts, no? At saka 1 UF over 50 volts para ma ano ba tawag doon? Makita natin yung diferensya nung bago tapos nung nito yung nasa board. So post muna tayo mga katek at tayo babalik mamaya. So ayan mga katek, no, ito may nakuha na ako kanina. Yan. So ang value nito bulag na naman. Nabulag na naman yung ating yan, yung value nito ay 1 UF over 50 volts, no? Kinuha ko doon sa ibang board. So ito, meron naman tayo nakuha na 2200 na over 25 volts. So yung original doon is 16 volts. So okay lang yun, no? Kasi sabi ng boss namin, the bigger, the better. Pero kung yung voltahe, ipapalit kayo or mapapalit nga kayo, okay lang yung mas mataas na voltahe kasi medyo para titibay yung ating capacitor, no? Or yung filtering. Pero yung itong capacitance yung importante, huwag kayong tataas at huwag kayong bababa. Dapat eksakto talaga yung capacitance, no? Lalo na kapag filtering siya kasi may firing dun. So ito, check na natin ito mga katek. Tingnan nyo yung palo, no? Nung naalala nyo yung palo ng ating 1 UF over 50 volts. So ito, tingnan nyo itong palo nito. So ayun, kung papansin natin 1 UF over 50 volts, dito hanapin natin ito. 1 UF over 50 volts, ayan, nasa mga 2. So, dapat dito, nasa ting number 2, yung palo nito. So, tingnan natin. Ayun! Yun, kita ba? So, baliktarin natin. Yun, sakto yung palo nito, mga katik, nasa number 2. So, ito naman, yung palo nito is nasa mga 0.1. So, tingnan natin kung sakto pa yung palo nito. Ito yung bago nating binunot dun sa old na board. So kung mapansin nyo mga katek, yung palo nito, ayan, almost zero siya kasi yung reading nito ay nasa 0.01. So ayan, baliktarin natin. Yun, good yung palo nito. So pas maganda mga katek, tatanggalin natin yung ito yung kinuha natin, no? Lagay muna natin dun. Tatanggalin natin yung dalawang risk capacitor na yon, tapos check natin ang actual, no, yung bubunutin natin muna. So tingnan nyo ito mga katek, ito yung 1 UF eh. Tingnan nyo yung palo, dapat nasa number 2 to, pero nasa number 7, so nasa 7 siya, so mababa talaga. So ito naman yung isa, asa na yun? So ito ba yun? So ito pala, ito naman yung 2200, no, na dapat sana ay 0.1. Yung tingnan nyo yung palo nito. Ayun, nasa medyo mababa rin mga katek, no? Kasi kung pababasihan natin to, yan, ito yung binunot natin eh. Tingnan nyo yung palo nito. Ayan, almost zero siya. So, bubunutin natin muna to mga katek, tapos check natin ang actual, no? Post muna tayo para hindi tayo mahabaan.
So yun, balik tayo mga katek. So ito na. Moment of truth. So ito, natanggal ko na, no? Ayan, dito siya banda. Ayan, nabunot ko na yung capacitor na 1 UF over 50 volts. So ito siya. Ayan. So dapat nasa 2 sana yung tamang reading nito, no? So ito yung na-read natin kanina na nasa 7. So yun na, nasa 7 na mga katek ko. Ayun. Tapos ito, yung 2200 over 16. So tingnan yung palo nito. Dapat sana nasa mga almost 0 to eh. So yung palo niya nasa 1 na yan. Yun. So lagay muna natin dito. Tapos ito naman yung ating ipapalit, no? Ito. Ito yung chinek natin kanina. So ito yung 2200. Check natin kung palo nito ay ayan. So yun mga katek, mapapansin nyo almost 0 siya. So good yung ating capacitor na ito. So talagang sira pala yun. So ito naman yung 1 UF. Ayan. Over makita 50 volts. Ayun, nasa mga 2, tama lang mga katek. Yun. Yan. So ilalagay ko muna to mga katek, no? Papalit ko muna to dito, tapos pagkatapos natin i-plug natin ulit kung may pagbabago ba, no? So pabuso muna to para hindi tayo matagalan. Yan, balik tayo mga katek, no? So ito, ilagay ko na mga katek, no? Naikabit ko na yung bagong capacitor natin. Ayan. Bago siya, pero marumi. Yun. Yan, marumi siya. Kaysa dito sa may sira, no? Yan, flawless. So, ayan. So, malaki talagang chance or posibilidad mga katek na ito yung dahilan kung bakit wala siyang standby, no? At saka hindi gagana ng maayos yung ating unit. So after 5 minutes maging back to normal siya. Kasi itong capacitor na to, itong 1 UF mga katek, yung mapapansin nyo, ito yung kanyang positive side, nasa konektado siya, bali filter siya ng adjust or trigger ng MOSFET na ito, no, napapuntang secondary. Tapos ito namang 2200 over 16 kung mapansin, sundan natin yung kanyang positive side. Ayan, ito yung magiging supply naman sa MOSFET na ito, yung kanyang out. Tapos ito, dadaan kukonekta siya papuntang ayun dito sa kating optocoupler. So sa tingin ko ito yung kanyang feedback . So kung kulang yung filtering ng feedback magkaroon talaga ng problema. So yun ang tansya ko mga katek, pero hindi ko sigurado kung tama ba yung sinasabi ko, no? So nakabase lang tayo sa ating experience, sa ating idea or laman ng utak, no? Ayan. So ito mga katek, babalik ko muna to dun sa ating ayan, para makapag-check tayo yan, no? So lalagay ko muna balik tong board, tapos check tayo mga katek. So papost muna to, papakita ko sa inyo pag nalagay natin mga katek. Balik tayo mamaya. Yun mga katek. So ito, balik na tayo. So na ikabit na natin to mga katek, no? Yung ating ba bagong kapasitor, pero daan. Ayan. So yan, napansin yan kasi madumi yung ating ipinalit, pero good naman, no? Nung tinis natin sa ating meter, okay naman. So ito yung pinalitan natin, ito yung problema. Ayan, yung kapasitor na ito, itong dalawang to. Ayan. So saksak muna natin to mga katek para magkaalaman na kung gagana na ba o hindi. Baka naman hindi to. Saksak natin. Ayan, saksak. So, yun, kung mapansin natin, ayun! Nagka-standby na siya mga katek. Kung mapansin nyo mga katek, ha, bubunutin ko muna to. Ayan, bubunutin ko muna yan. Ayan. Ito yung gusto na mayari, may standby. So, saksak ko siya. Ayun. Pag saksak natin, magkulay blue siya, tapos babalik yan na standby. Ayun. So, ito yung gusto na mayari mga katek. May standby muna bago magkulay blue. So, ito. Ayan, pindutin muna natin kanyang power button dito sa nakatakilid kasi ito . Pindutin natin yan. Yun, kulay blue siya, tapos mabiblink. So, ibig sabihin, papuntang oscillation na siya. Ayan, so tingnan natin sa screen kung, ayun! Ayun mga katek, may debunk. So, balik ko muna to sa ating stand mga katek, no, para makita ng maayos kasi nakatagilid siya.
Yun, babalik ko muna to sa stand. Balik tayo mamaya. Yan, balik tayo mga katek. Naibalik natin sa ating stand yung ating unit. So, iso, saksak natin, oh. Yan. Inop ko muna tong kaniyang meron tamo sa power switch. So, i-on natin to, no. Tingnan natin. Ayan. On. Kulay blue. Tapos, babalik siya ng... Ayun, standby. So, pindutin natin tong kaniyang power button. Power button. So, kulay blue siya. Tapos, magbibling. Yung... Ah, diretso na pala siya ng set mga katek eh. So yun, makikita natin. Uyun! Ayun, may D-band! Gumana na mga katek. So yun, yun lang ang dahilan mga katek, no? Yung dalawang kapasitor na yun, buti naman eh. Nadali natin, so salamat. Ayun nga boss. Shout out nga pala sa nagbigay sa ESR ng ESR natin. Si Papa Marco, Marco Francis 713 Mix Vlog, no? Support yung kanyang channel. Ayan, so maraming salamat Pop. So yung binigay pala ni Bro Albino Mendez, eh, hindi pa natin magamit, no, kasi pinag-aralan pa natin kung paano gamitin. Kasi ang daming features dun eh. Medyo mahirap din gamitin. So pag-aralan muna natin. So ayan mga katek, no, good one yung ating ginawa. Ayun. So gusto ko sana to lagyan ng source yung flash drive namin kasi hindi, pero dinala ni Ninyo Tech sa bahay, hindi na sinauli. Langyakan Ninyo Tech. So may bisita kami, ayan, si Michael Tech. Shout out. So hanggang dito lang mga Tech, no? Para hindi na tayo matagalan sa ating video, hindi ko nalalagyan ng, ano ba yun? Yung, pwede naman lagyan natin ng DVD or eBay, pero medyo matagalan tayo. So yung problema pala naman ang mangyari ay, yung, ito, hindi nagagana, pero nagkukulay blue siya, pero hindi gumagana. So ano yan, Michael Tech? So hanggang dito lang mga katek, no? So maraming salamat sa lahat ng mga masugid natin taga-subaybay. May God be with us always. Thank you so much. This is your service, Ryan Closet Tech. Peace out.